iba yung pagka-explain ko, sorry. Pero, oh my God, nakaka-stress na natin. Wala, hindi mo mapapasaya talaga. Kahit anong gawin mo talaga, ginagawa pa akong scammer, ginagawa pa ako, sinasali pa ako sa mga scammer na yan. Sige po, yun na lang po yung isipin nyo sa akin. Okay lang po, para matapos na nito mga challenge na to. Pero lahat ng challenges ko, lahat ng tinulong ko, totoo lahat yun. Kaya wag nyo pong isusumbat sa akin yun, okay? So, ngayon, ang meaning ko po sa scripted na yun is nilalagyan ko ng fun at exaggeration. Yun lang po yun, yun na yun. Wala pong fake na kung ano-ano man po. Oh my gosh, ang hirap pa sila mga tao ngayon talaga, sorry. Finis China viral ngayon. Matapos inexpose ni Christian Albert Gaza na pambansang Maritz sa social media. Kilala si Finis China bilang isa sa mga sikat na influencer sa iba't ibang platform ng social media. Mayroon siyang 28 million likers sa TikTok. Ngunit na makailan nga lang ay nagpost si Cian Gaza tungkol sa collaboration o ex-deal ng isang seafood restaurant kay Finis China. Ngunit hindi inaasahan ng isang restaurant sa La Union na mayroong 20 packs na kasama ang influencer na si Finis China. Narito ang ilan sa mga post ni Cian Gaza patungkol dito. Walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman. Kanya-kanyang pautot lang yan for the sake of clout and social media branding. Basta huwag lang masyadong halata. Dapat may class at hindi bakya para mapaniwala mo kaming lahat. Kasi kung pananalita mo pa lang ay parang lumaki sa squatters area, hindi convincing na ika'y galing sa mayaman na pamilya. Dapat i-improve ang characterization para tumaas yung value ng brand. Huwag din impulsive sa paggawa ng content para hindi mabutasan at hindi mapahiya. Pagplanuhan maigi. Gamitan ng utak at huwag pabigla-bigla. Before you upload, ask yourself, maja-justify ko ba ang post na ito? Kapanipaniwala ba? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Hindi ko ba ito ikasisira? Narito naman ang sagot ni Finis China sa post ni Cian Gaza. Thank you Kuya Christian, okay na po. Wala naman po akong niloko sa mga natulungan ko at sa mga giveaway ko po. And yes, as I content creator since 2017 po, syempre part na rin po iba na script for entertainment po and with exaggeration. Ayaw ko na po makipagtalo, sorry din sa mga nasabi ko. Ko ginagawa to para magmukhang nakakaawa pero, I know you understand din po as a content creator po. Pero I respect you for this, I'm sorry for the things I said sa social media. Ang hirap pa sila mga tao ngayon talaga, sorry.